pag hindi kami nakabayad ng bahay, sabihan kami, umalis. So, namiiyak ako. Naging sabihin, umalis na kayo, hindi kami nakabayad ng bahay. Iniisip ko yung mga bata. Pali sininsus kami noong 2003, sabi nga tatanggalin yung sarilis mga... Ang unang sinabi, 7 kilometers ka. Kaya inaabot kami. Maraming naidudulot ang kahirapan sa bawat Pilipino. Isa na rito ang kawalan ng maayos na tirahan. Maraming Pilipino ang baso na lamang nagtatayo ng mga maliliit na tirahan sa mga bakanteng lote na kanilang nakikita. Kaya't naisip ng gobyerno ang pag-relocate sa informal settlers upang umunlad ang kanilang buhay. Ngunit, ano nga ba ang naidudulot nito sa mga mahihirap? Relocation to us is the process of transferring an informal settler to a resettlement site. Aside from taking them away, protecting their lives by relocating them and transferring them to a more permanent place, we provide security of tenure. We see to it that the resettlement site, yung stability ng kanilang paninirahan, security of tenure towards ownership of the land they occupy. That's another objective. And third is to uplift their quality of life. Kasama sa relocation, ang pagkakaroon ng tubig, kuryente, malapit na murang eskwelahan at oportunidad sa trabaho upang makatulong na rin na maisaayos ang buhay ng mga nailipat. Dito sa Barangay Langkiwa, Southfield 5, Binyan, Laguna, nakatira ang pamilyang Alarcon sa isang bahay na binigay sa kanila ng gobyerno nang sila'y ma-relocate. Sila noon ay galing sa Riles, sa May Tondo. Hi! Hello! Kumusta? Welcome sa bahay namin. Sino yung bahay namin? Gusto namin. Lamisa namin. Kainan. Tapos na. Ito naman ang CR namin. Saan? Ito yung CR. Open mo, Bing. Open mo yung CR. Ito? Ito mo yan. Ayan. Kato na. Ayan. Kato na rin. Pag-ising ko pa lang, nag-aano na ako yung nagluluto ng almusal. Kasi papasok ng dalawang pang-umaga eh. Tapos yun nga. Nag-aamusal sila ng kain, hindi pwedeng ano, sige, gutumin. Tapos ihahatid. Minsan, papa nila pag nauwi. Binubuksan ko lang ganyan, tapos isasara ko lang na ano. Tapos, last week nga, nagtinda ako na ano yun, yung ulaw, dyan sa labas. Ah, yung mga nasirala ko. Eh ngayon, kasi parang ang hirap, kasi tatlo yung alaga ko. Hatid sundo pa. Ako pa mawalinti, magluluto, magtitinda, ay medyo mahirap, tinigil ko. Ang Mr. ni Annalyn ay sa Maynila pa nagtatrabaho at bumabiyahe pa mula Laguna hanggang Maynila. Ano ito trabaho sa akin? Ang pagkita tatay ko, tawag ka ng tawag. Ano siya? Room boy? Room boy, driver. Ay, saan siya nauwi pag ano, kasi nag-drive siya ng madaling araw. Kung dito, mas magkaiba. Mas maganda ang kita daw ng tutuusin. Kasi doon matao, tsaka ang mga tao kasi doon pa ang asa lang sa tindahan, kung tingting sa tindahan, takbo sa tindahan. Dito parang marunong mga tao eh. Nag-grocery na, nag-aano na, nag-iimbak na sila ng ano nila, kaya medyo natumal dito. Doon pa lang, sinabi na na ano, may paaralan na mga papasukan. Transfer sila. Pagka dating namin itong araw na ito, kinabukasan, pasok na sila sa school. Diyan po sa labas na may barangay hall, sa harap ng barangay hall. Pero ngayon, dito na sila sa ano, sa may bagong building na lang kami, sa pabahay na ito. Dating namin, okay na itong bahay. Ganito na eh, bahay na siya. Medyo, ayan, may pintuan, tapos ganyan bintana. Nilipat kami ng October 28. Nagka-kuryente kami ng January 28, dito may ref ako nasa 1-2.
Pero nung wala akong ref, walang 200. Yung naitabi kong pera, mga parang 2,000 na. Mula nung July 1. Libre ang kanilang tubig. Ang kailangan lang ay mag-igib. Ganyan, bumba. Pag sinabing ganyan sa lugar namin sa Tondo, oh, ito na yung next month, ito na yung matatanggal na ano, ang barangay ganito ang matanggal. Ready na kasi kaya tatawagin ng pangalan ko ayo sa araw na ito din niya yung gamit. Ako sa isang truck, isang pamilya, kaya talaga comfortable kasi maganda talaga pag kumpleto ka na ng mga requirements mo tapos nag-volunteer ka pa. Sa isang truck ikaw lang, isang pamilya lang. Ay demolish talagang sa oras sa sinabi nila na malinis na yung lumilinis na yung lugar na yan. O siksikan kayo sa isang truck. Hindi ka makapamili ng sasakyan. Gusto ko yung maraming sasakyan kasi marami akong gamit. Ito, pwede na sa akin kasi maliit na yung gamit ko. Tapos isang pamilya lang. Nung demolish na talaga, may sasakyan nga, hindi ka na makapamili ng sasakyan. Tapos siksikan na kayo, ang dami yun ng pamilya sa isang sasakyan kasi talagang, ano naman talaga ng hinits iyan, libre ang sasakyan, libre ang ano, pati, kung natin namin ito, may merienda. Yung, of course, there's electricity, water. May components kami. We consider the physical and environmental. We have the social services components such as health, education, peace and order, livelihood. Livelihood is a very important aspect. And of course, community development. Pero tingnan mo, magkakabahay ka at 150, magbabahay ka lang ng 200, you will eventually own. Diba? Pag mabayaran mo na ng 25 to 30 years, sa'yo na yun. E kung nagre-rent ka lang, mas mahal pa, you will be a forever a renter. 200 a month. A month. Tapos ilang years? 165,000 ulat yan eh. Balita ko na 20 years eh, dahil 200 eh. So, ang nasa kontrato kasi, pwede ka naman magbayad ng higit pa doon sa 200, hindi. So, pwedeng takutin ng 5 years lang. Kasi ang pinakamataas na bayad niyan, kung malapit ka na matapos, 600 po eh. Pero ang alam ko, 20 years to pay. Palagay ko hindi ko matatapos ito, 20 years ang tanda ko na. Pero mo, nililipat ka dito, libre ho. Libre sa sakyan. Bibigyan ka pa ng 1,000. Malaki na rin ang naipunda ni Mang Alfredo sa kanyang bahay. Mukhang napabuti naman ang kanyang paglipat sa relocation site. Para maitaguyod ang pamilya, kinakailangan talaga ang sakripisyo ng isang tao para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kinakaya nila ang anumang hirap para lamang sa ikakaraos at kakasaya ng kanilang pamilya. Samantala, may ibang tao namang piniling manirahan sa lugar na hindi nila pag-aari. Maaaring ito'y sa publiko o pribadong establishmento para lamang mas madali sa kanila ang mabuhay. Dito sa Barangay Pag-asa, Angono, Rizal, maraming namumuhay na informal settlers na minsay nangarap din na magkaroon ng sariling maayos na tahanan. Sa pagpasok dito, makikita kung gaano kakitid ang mga daan. Dito sa bahay na ito, nakatira ang pamilyang Silva. 8 taon na silang nakatira sa lugar na ito. Pag maano ate, maulan, hindi ako natutulog na ano kasi tinitingnan ko yung tubig sa yung mga bata, baka abutin kami ng tubig. Oh. May papag naman kami sa loob, diba? Tuwing ikawalong taon, umaapaw daw po ang tubig eh, lantas po dyan. Hindi pa naman po na naranasan ganun ang kalaki. Larong araw mo, pakakain ng mga bata, bibigisan ko sila ng lalukaw nila. Maglalakad na kami puntang school. Tapos babalik naman ako dito, magluluto ko ng rangalian nila. Ano, pagdating po, para magkasi yung 3 kilong bilas, ginagawa ko sa umaga para may almusal sa lalukaw. Sardinas, pancit canton. Para kay Maria at sa kanyang 6 na anak at kanyang asawa, pinagkakasya na lang nila ang 2 paketeng pancit canton at 1 latang sardinas. Sa pag-aaral naman ng mga anak, sa high school po, bali 400. Ang elementary po, 300.
Tulad ngayon, magdalawang buwan na ako hindi nakakabayad. Kinausap ako.